ang makamit ang pinapangarap nating malaki at magandang bahay ay isa sa ating mga inspirasyon upang pagbutihan natin ang ating pag-aaral at trabaho. Naisip mo na rin ba kung gaano kalaki, anong disenyo, at kung saan mo ipapatayo ang pinapangarap mong bahay? Ngayon ay tutuklasin natin ang 10 pinakamagagarbong bahay ng mga artista at gawin natin itong inspirasyon. Ika-10, Daniel Padilla. Ang 25 taong gulang na aktor na si Daniel Padilla, na kilala rin sa tawag na Teen King o King of Hearts, ay nakapagpatayo na ng bahay bago pa siya mag-20 taong gulang. Bago pa lamang sa showbiz, ay kinabaliwan na ng mga kabataan si Daniel, lalo na ang tambala nila ni Catherine Bernardo. Kaya naman milyon-milyon agad ang kinita nito sa kanyang mga palabas at endorsements. Napaka-espesyal nito para sa kanyang ina na si Carla, dahil ito ang kauna-unahang tahanan na pagmamay-ari nila sa mahigit 25 taon nilang pangungupahan. Ang bahay na ito sa isang exclusive subdivision sa Quezon City na nakatayo sa lupang may lawak na 1,000 square meters ay tinitirhan ng kanilang buong pamilya. Ito ay mayroong modern Mediterranean style at makikita mo ring nakaparada dito ang sports car at iba pang sasakyan ng aktor. Napakalawak ng bahay na mayroong 2 palapag at malalaking kwarto. Ika-9, Vic Soto. Ang aktor, singer, komedyanteng nakilala natin sa iba't ibang mga pelikula at pangunahing host ng longest running Philippine noontime variety show na Itbulaga, na ngayon ay 66 na taong gulang na, ay nagpatayo ng kanyang bagong bahay sa Laguna. Ito ang bahay na tinitirhan niya ngayon kasama ang kanyang misis na si Pauline Luna at anak nilang si Tali. Matagal na sa industriya si Vic Soto at kilala rin ito sa isa sa pinakamayayaman sa showbiz. Kaya naman hindi na nakapagtataka kung en grande ang gagawin itong bagong tahanan para sa kanyang bagong pamilya. Sinimulang gawin ang bahay na ito habang pinaplano noon ang kanilang kasal. Ipinaubaya naman ni Bossing kay Pauline ang pagpili ng mga disenyo at kagamitan para sa kanilang bahay na natapos makalipas ang 1.5 taon na konstruksyon. Ito ay may disenyong halong modern at Asian. Ang kanilang bahay ay napakalawak at mayroong 2 palapag. Mayroon din itong sariling swimming pool sa likuran at tanaw naman mula sa kanilang veranda ang golf course ng subdivision. Ika-8, Bea Alonzo. Ang 32 taong gulang na aktres na si Bea Alonzo, na ngayon ay masasabi na nating isa ng veterana dahil 18 taon na siyang nagtatrabaho sa industriya ng showbiz. Sa dami na ng mga naging teleserye, pelikula at endorsements ni Bea, ay siguradong malaki-laki na rin ang kinita at naipon nito. Kaya naman nakapagpatayo siya ng malaking bahay na may 3 palapag sa isang exclusive subdivision sa Quezon City. Pinaiyak at pinakilig niya tayo sa pinakasumikat na tambala nila ni John Lloyd Cruz. Matapos ang maraming taon na paninirahan nito sa condo unit na may limitadong espasyo, ay ninais nitong makaranas naman na tumira sa malawak na tahanan. Kaya nagdesisyon siya na magpatayo ng kanyang sariling bahay. Isa itong pangarap na natupad ng aktres dahil sa kanyang mga puyat at pagsisikap na sinamahan pa ng mabuting kalooban sa kapwa. Pinaghalong modern at traditional ang disenyo ng kanyang bahay na mayroon pang sariling swimming pool. Matagumpay man sa karera sa Bea Alonzo, ay nasangkot naman ito sa iba't ibang mga kontrobersya dahil sa kanyang mga naging karelasyon. At ang tanging hiling na lang natin ngayon sa isang napakaganda at mabuting dalagang ito ay sana mahanap na niya ang kanyang forever. Ika-7, Willie Revillame. Ang singer, businessman, aktor, komedyante at kilalang host ng programang Wawa Win sa GMA Network, na ngayon ay 59 na taong gulang na, ay kilala rin sa mga maluluho at mamahaling bagay na binibili nito kagaya ng yate, private jet at sports car. Kaya naman siguradong hindi rin ito magpapahuli pagdating sa bahay. Nagpagawa ito ng isang mala resort na bahay sa Tagaytay at matatanaw mo rito ang Taal Volcano. Si Willie ay naging host rin ng Wawa Wee sa ABS-CBN at Real Time Big Time sa TV5, at dating kilala sa tawag na Papi bago pa siya naging Kuya Will. Si Kuya Will ay developer din ng isang residential condominium sa Quezon City na Will Tower Mall.
Naging inspirasyon ng disenyo ng kanyang bahay ang Bulgari Hotel and Resort sa Bali, Indonesia. Salamin ang mga dingding nito para mas kita ang magandang tanawin sa paligid. Mayroon din itong sariling gym at infinity pool. Ang napakagandang bahay na ito ay nakatayo sa kanyang pag-aaring 5 ektaryang lupain sa Tagaytay. At sinabi niyang balak niya rin itong patayuan ng isang 5-star resort. Ika-6, Alden Richards. Ang 28 taong gulang na singer, TV host at aktor na si Alden Richards ay nagpagawa ng kanyang sariling bahay sa isang exclusive village sa Laguna. Siya ay pangunahing bida kasama si Catherine Bernardo sa pelikulang Hello, Love, Goodbye na kumita ng 800 million pesos at naitalang pelikulang may pinakamalaking kita sa kasaysayan ng Pilipinas. Si Alden ay tinawag na Asia's multimedia star matapos nitong mapanalunan ang 2019 Seoul International Drama Award sa Seoul, Korea. Ang 2 palapag na bahay ni Alden na may disenyong malatore ay bunga ng ilang taon niyang pagsusumikap sa showbiz. Marami ring puno at halaman ang paligid ng bahay na inaalagaan naman ng kanyang lola. 5. Regine Velasquez at Ogie Alcacid. Ang power couple na parehong singers ay nakatira sa isang bahay sa tuktok ng bulubunduking bahagi ng isang exclusive subdivision sa Quezon City. Ang 3 palapag na bahay na ito ay may modern contemporary design at malinis tignan sa kulay nitong puti. Si Ogie ay 52 taong gulang at si Regine naman ay 50 taong gulang at sa ngayon ay 10 taon na silang kasal. Ipinagawa ni Regine ang bahay na ito noong siya ay wala pang asawa at ngayon ay tinitira na rin ng kanyang asawang si Ogie at anak nilang si Nathaniel James na 8 taong gulang na. Puno ng musika at inspirasyon ang bahay dahil parehong musikero ang mag-asawa at mayroon din itong music room. Ang bahay ay may sariling swimming pool at pinaliligiran ng CCTV cameras para sa kanilang seguridad. 4. Chris Aquino. Ang 3 palapag na bahay na ito sa Quezon City na nilipatan ni Chris kasama ng kanyang 2 anak ay isa lamang sa kanyang mga ari-arian. Ang aktres, TV host, producer at negosyante na tinatawag ding Queen of All Media ay kilala na ng lahat sa pagbili nito ng mga mamahaling gamit. Napakalayo na nang narating ni Chris sa edad na 49. Yan ay dahil sa pagsisikap at tatag niya sa industriya. Napakarami ng batiko sa politika dahil parehong naging presidente ang kanyang ina na si Cory at kapatid na si Noynoy. Marami na ring nagdaang mga kontrobersya sa showbiz at negosyo, ngunit matatag pa rin nakataas noo ang isang Chris Aquino at patuloy na tinatamasa ang maraniang buhay. Ang bahay na ito ay hindi bago. Nabili niya lang ito sa dating may-ari at pinaayos ayon sa kanyang mga kagustuhan. Napaka-elegante at malinis tignan ang bahay sa kulay nitong puti at mayroong malalawak na kwarto. Puno rin ang halaman ng bakuran nito, kaya naman nakakapagpanatag ng pakiramdam. 3. Sharon Cuneta. Ang singer at aktres na si Sharon Cuneta na isa ng veterana at isa sa mga tinitingala sa larangan ng showbiz at kilala rin bilang megastar ay may napakagandang bahay sa Mandaluyong City. Si Sharon na ngayon ay 54 na taong gulang ay kabilang sa mga highest paid at isa sa pinakamatatagumpay sa entertainment industry sa Pilipinas. Dito nakatira sa megastar at ang kanyang asawang senador na si Francis Pangilinan kasama ng kanilang 2 anak na babae at isa pang adopted na anak na lalaki. Puno ng mga puno at halaman ang kanilang bakuran, kaya naman tila hindi mo mararamdaman ang kaguluhan sa syudad. Kapansin-pansin din ang ingranding hagdan nito at mayroon silang sariling swimming pool. 2. Coco Martin. Ang aktor, producer at direktor na si Coco Martin ay nagpatuyo ng kanyang malaking dream house sa Quezon City. Si Coco na ngayon ay 38 taong gulang ay kasalukuyang nasa rurok ng tagumpay sa industriya ng showbiz at kilalang kilala natin bilang Cardo sa kanyang teleseryeng Ang Probinsyano. Tropical inspired ang disenyo ng bahay na ito na nakatayo sa lupaing may lawak na 2,000 square meters. 3 taong pinagtrabahuan at pinag-ipunan ni Coco bago tuluyang matapos ang kanyang bahay nang hindi umuutang sa bangko. Unti-unti rin itong binili ang mga katabing lupa
kaya naging ganito kalawak ang kanyang pagmamay-ari. Napakalawak at puno ng mamahaling gamit ang bahay na ito ni Coco na bunga ng kanyang tiyaga at pagsisikap na makamit ang mga pangarap. Mayroon din itong swimming pool, gazebo at kabana. Una, Manny Pacquiao. Ang idolo nating boksingero, singer, aktor, negosyante, basketbolista at senador na si Manny Pacquiao ay bumili ng bahay sa Forbes Park sa Makati. Marami nang biniling ari-arian si Pacman, kagaya ng mga mansyon, hotel at helicopter. Ngunit ito na yata ang pinakamahal sa lahat dahil nagkakahalaga ito ng 1.3 billion pesos. 25 taon nang nagbo-boxing si Manny at siya ang kaisa-isang 8th Division World Champion sa kasaysayan ng boxing. Matindi ang pinagdaanan nitong hirap sa kanyang profesyon, kaya hindi naman siguro masama kung lasapin niya naman ang maluluhong mga bagay. Si Manny at ang kanyang asawa na si Jinky ay 20 taon nang kasal at kasama nilang nakatira sa bahay na ito ang 5 nilang anak. Alin sa 10 maluluhong bahay na ito ang pinaka nagustuhan mo? Aantayin ko ang sagot mo sa comment section.